Arangkada Balita, inyong mapapakinggan ng talumpati ni Provincial Governor Dato Faksali Sangki Mangudadato kogne na rin sa nangyaring summit club o bakbakan dahil na rin sa land conflict ang punot dulo o agawa ng boundary. Kaya naman nagkaroon ng sigalot ang dalawang grupo at kung saan po ay may nasawi na tatlo. At agad naman gumawa ang Provincial Governor upang mapatigil ang nasabing bakbakan at siya naman mismo ang nagbigay ng kamataginting na cleansing money na 500,000 upang mapanatili ang kapayapaan at mapaunlad ang dalawang lalawigan. Lalawigan ng Maguindanao del Sur at lalawigan ng Sultang Kutarat dahil na rin sa kanyang pamumuno na walang boundary at napakasarap pakinggan ang kanyang mga talumpati at nakakayak at nakakataba ng puso. At kaya naman ang mga minamahal ko mga kababayan at samahan niyo kami. Ang Rido Settlement ng pamilya Sukarno Utok Ampatuan at Commander Patrick Umar ay tinudlukan ni Provincial SK Governor ang magkabilang panig kung saan ay napapaloob sa usapin na maayos at tahimik para mapanatili ang kapayapaan sa bayan ng Lambayon at bayan ng Radjabayan, Maguindanao del Sur. Ito ay araw ng Martes, ika-4 ng Ulyo taon kasalukuyan, bukod sa nasabing kasunduan ng dalawang grupo ay sinuman ang maunang gumawa ng karahasan ay pinirmahan at kasunduan ang gagawa ng akbang ang mga kapulisan upang kasuhan ng mga ito. Dinaluan mismo at sinaksiyan at ginanap mismo sa kapitulyo ng isulan ang nasabing settlement na sinaksiyan ni Provincial Governor Dato Faksali Sangki Mangudadato, Honorable Municipal Mayor Abay Marua Ampatuan Mastura, Vice Mayor Jerry Makalay, Board Member Ayan Abalos, Board Member Usi Sigura, Board Member Kits Paa, Board Member Taharudin Mlok, Ustads Basit Pangawilan, SKPPO Christopher Bermudez, Lambayong Police Station Police Major Jetro David Dolegas, Police Captain Joel Lebria bilang Municipal Station ng nasabing bayan ng Radjabayan, First Mechanized Lieutenant Colonel Jason Domingo at kinatawaan ng ating Emilet na PCS It's Umar Bayaw ng Capital Infantry Battalion sa pamumuno ng Lieutenant Colonel Udji Dillon at iba pang saksi sa Rido Settlement. Ayon pa sa Alcalde ng Bayan ng Radjabayan, Honorable Bay Marua Ampatuan Mastura ay 24/7 nagbabantay sa kanyang munisipyo upang kung saan ay uling matudlukan ang mga idwaan ng mga sigalot ng both party at kung sino man ang lalabag sa pinagkasunduan ay papaabot niya ito sa dalawang gobernador ng Maguindanao del Sur, Honorable Bay Marem Sangki Mangudadato, Provincial Governor Dato Faksali Sangki Mangudadato. Ang nasabing kasunduan ay sinisiguradong matudlukan ang Rido Settlement ng mga ito. Ang mga Muslim at Maguindanao ay isang lahi at magkakamaganap sa lula at panimula na sanay tayo isang emplo ng kapayapaan. Kaunlaran, dagdag pa niya ni Provincial Governor Dato Faksali Sangki Mangudadato, ang matinong magulang ay nandiyan ang lahat ng Rido sa pamilya ay dapat magkasundo na may kalidad, edukasyon at matinong trabaho at siya naman ang usbong ang pamilya. Tagumpay ang nasabing Rido Settlement o agreement magkabilang panig sa pamilya ni Sukarno Ampatuan at pamilya ni Commander Patrick at inundukan ng nasabing idwaan ng sabayan ng Radjabayan at bayan ng Lambayong or lalawigan ng Sultang Kudarat at lalawigan ng Maguindanao. So, kung mamiss nyo, maaari nyong i-click ang nasabing link nito upang makita nyo sa YouTube mga minamahal kong mga kababayan. So, sa kuna natin ang Provincial Government. Dito ang Provincial Government kung ano kailangan ninyo para maayos mo any concern nila bigyan natin. Alhamdulillah ay Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ako po ay nagagalak na binigyan niyo po ako ng pagkakataon na maging saksi sa Rito Settlement na ito. Isang Rito Settlement na kung saan ayusin natin ang hindi lang problema ng dalawang pamilya, kundi ang problema ng dalawang bayan na napapaloob, isa sa Sultan Kudarat at isa sa Maguindanao. At ito po ang magiging simbolo na kung anuman ang nangyari, anuman ang ating pinanggalingan, at anuman ang ating paniniwala, lahat po tayo dito ay magkakapatid sa ilalim na nag-iisang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Isang karangalan din po, nakasama po natin sa araw na ito sa Rito Settlement, na tinanggap ang aking butihing imbitasyon na makasama sa ganap na ito dito sa provincial capital ng Sultan Kudarat, ang mayor ng Rajaboyan, the Honorable Bay Maruha, Apatwan Masura. I'm very happy din na nandito ang aking mother-in-law, ang asawa ng aking minamahal na si Bay Sharina Patuan, mula pa sa bayan ng Mamasapano by Rebecca Patuan. At kanina, nakita nyo naman ang provincial government ng Sultan Kudarat ay full force din. Ang nagsalita kanina po, ang aming senior board member na si Jordan Ayan Abaros. Ayan Jordan Abaros, siya po ay anak ng dating vice governor at mayor ng Lambayong. At siya rin po ang tumatayong acting vice governor ng Sultan Kudarat Province. We also have the board member Jose Remos Segura. Ang panahon po ng aking ama na si Governor Teng Mangudadato, siya po ang kanyang vice governor. Of course, nandito din si board member Ken Spaha, right hand ng aking minamahal na lolo, at si Governor Paxes Mangudadato, the board member mula sa probinsya ng Maguindanao, Papa Paroknok, at sa lahat-lahat po ng ating mga men in uniform na nakasama po namin sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa Sultan Kudarat at sa Maguindanao. Alhamdulillah, ito po ay isa sa mga unang Rito Settlement na ako mismo ay naging pangunahing saksi. Na ito po ay isang karangalan at isang responsibilidad, hindi lang sa inyo, kundi pati na rin sa akin. Dahil ako ay saksi sa pag-aayos nito, kasama po ako sa pagsisiguro na maayos at maayos ang lahat-lahat na ito. Alhamdulillah, tinawagan ako ni Ustad Abdul Basir tungkol sa mga nangyari. Ang isa sa mga utos na mula sa pamilya ay dapat maayos yan. Hindi dapat magkaroon ng paglalala o respakan o bawian. Kung pwedeng maayos, ayusin agad. Nung binigyan niya po ng pagkakataon na maupo si Governor Bay Mariam Sangke Mangudadato bilang Governor ng Maguindanao, ang kanyang pinaglalaban at ang kanyang sigaw ay PURE, P-U-R-E, na ibig sabihin Peace, Unity, Reconciliation, at Empowerment. Itong battle cry na ito ay naging rason kung bakit ang Rito Settlement ay isa sa mga pangunahing priorities natin. Sa pag-aayos sa mga rito, sabi ng aking ama na si Governor Teng Mangudadato, ay dapat siguraduhin natin na hindi lang ito sa papel, kundi hindi lang din natin nakikita, kundi nararamdaman pa ng ating henerasyon at ang mga susunod na henerasyon. Nakakatuwa pong isipin na simula sa pag-upo ni Governor Bay Mariam, ay marami na po tayong rito na naayos. At ito po, hindi lamang dahil sa kanya, kundi dahil po sa napakarami supporters namin na naniniwala na oras na na magkaisa ang hindi lang Moro, magkaisa ang mga Muslim. Yan ang ating patakaran at yan ang ating pinaglalaban. Alhamdulillah, dito sa probinsya ng Sultan Kudarat, hindi namin masyadong problema ang rito dito. Naayos na rin namin ang relasyon ng Muslim at Kristiyano at ng lumat. At pinapakita natin ang tinatawag nating halal governance. Na pag sinabing halal governance, yan ay walang corruption, walang nepotism, walang discrimination. Ang ating paksalaman ay kung paano natin ma-deliver ang servisyong tapat at maasahan. Alam nyo, mga bapa, ang rito ay isang napakaraking problema. Ang rito, ang barilan sa pagitan ng dalawang pamilya, at awayan sa pagitan ng dalawang Muslim. At ang malala, ang awayan na magkakamag-anak ay isa sa mga pinakamalaking hamon na hinaharap ng Maguindanao. Simula nung noon pa, naging problema ang peace and order ng Maguindanao del Sur. Nandiyan ang SPNS box, nandiyan ang mga rebelde, nandiyan ang awayan ng iba't ibang mga kapatid nating Muslim. Ngunit sabi namin, papaano ba na napapaaway ang dalawang Muslim kung number one sila ay mga Muslim na naniniwala
sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala at sa nabi na kanyang ipinadala na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na lahat tayo sinasabi natin, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, at malamang tuwing kayo nagpuputukan, tayo nagpuputukan, ang sigaw natin, Allahu Akbar, ang sigaw na kanila, Allahu Akbar din. Pangalawa, paano po natin maayos na hindi lamang tayo mga Muslim lang, tayo mga Maguindanon. Ibig sabihin, magkamag-anak tayo. Kahit anong trace natin, kung may family tree tayo, sigurado ako, sa tatlo, pang-apat, o limang lolo natin, makikita-kita tayo. Pati ako, makikita-kita ako, kasi may dugo din ako ng patra. Kaya sabi ko, paano natin maayos ang mga problema na ito? Na number one, Muslim tayo. Number two, Maguindanon tayo. Number three, magkakamag-anak tayo. Kaya nung ako'y nabalitaan ni Ustad at ni Board Member Quince na magkakaroon ng Rito Settlement, sabi ko, imbitahan natin sila dito sa Kapitolyo para ako'y maging saksi na makita ko ang pag-aayos ng dalawang Muslim. Alam niyo po, ang kasabihan na kayong mga naniniwala, mag-ayos kayo sa inyong mga kapatid nang sa ganun mas mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi lang suna. Yan po ay kautusan. Hindi lang mula sa ating propeta, kundi mula mismo sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dami ng mga rito sentiment na naging saksi ako, ito ang pinakauna na ako yung primary witness, pero marami din akong na-witness na iba. Madalas naming napapasabi ay bakit ba na kinakailangan na mag-away pa? Kadalasan, tatlong rason sa rito. Number one, ito ay talamak na rason sa buong Mindanao, awayan sa lupa. Number two, ito ay dahil may namatay dito sa isa, ubusan na lang ng lahi. Ang tanong ko, kung ubusan ng lahi, pareho lang naman ang lahi ninyo. So, ubusin ninyo ang inyong sarili. Sabi ko sa mga naunang mga rito settlement. At pangatlo, kadalasan na rason ay dahil nagagamit sa politika. O yung pang-apat, extra, hindi na nila alam kung anong rason ng kanilang pag-aaway-away. Nakita lang nila na ang kanilang commander, kanilang dato, kanilang lolo, nakikipag-aaway, sama-sama na lang mag-enjoy at mag-practice makipag-shooting. Sabi ko, nakakalungkot na kwento. Pero tuwing nagkakaroon ng rito settlement, ayan po ay bumuhay sa aking pag-asa na may liwanag pa para sa Maguindanao. Na mismo dito, sa Raja Boyan at sa Lambayong, ay unti-unti na natin naayos. One step at a time. May kasabihan nga po sa Ingles. If we cannot do the big things, we will do the small things in the greatest way we can. Kung hindi pa natin kaya gawin yung malalaking bagay, gawin natin maliliit na bagay, pero gawin natin ang mga maliliit na bagay na may kahusayan. Napakagandang kasabihan. Katulad ng sinasabi ko dito sa Sultan Mudarat, alam nyo, itong probinsyang ito, pareho lang sa Maguindanao noong unang panahon. Ang mahirap pa dito, kung may dito sa Maguindanao, may Muslim laban sa Muslim, dito may Muslim laban sa Kristiyano. Tandaan ninyo, at naayos ito. Na ang dating napakagulong probinsya ay kaya palang tumayo at gumawa ng kanyang pangalan na maging simbolo ng kapayapaan at kawalan. Sabi namin, there's always hope. A journey to a million miles will always begin with a single step. Unti-unti, pero siguro. At sigurado po tayo na makakabot tayo sa ating paruroonan kung tayo ay nagkakaisa. Bakit isa sa mga priority natin ang Rito Settlement? Yan din po ay alinsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ako po ay umiikot dito sa Sultan Kudarat o sa Maguindanao man, lagi ko pong binibigkas ang isa sa pinakamalapit na ayat sa amin. Na ito po ay nagpapahiwatig kung bakit tayo ay buhay dito sa mundo ito. At ito yung Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nang ibig sabihin nun, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kamatayan at ang kabuhayan upang makita, malaman kung sino ang pinakamabuti, pinakamagaling sa gawain mabuti. At ang Allah subhanahu wa ta'ala siyang napakalakas ang tunay na mapagpatawad. Ito ay isa sa mga aya na napakalapit sa aming mga puso. Dahil ito po ay nagsasabi na ang kabutihan pala ang ating rason sa mundo ito. Paggawa ng kabutihan, ang tumulong sa kapwa,
ang pag-spread ng peace. Kaya katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kayong mga Muslim, i-spread ninyo ang salam. Ibig sabihin ng kapayapaan. At mahalin ninyo sa kapwa mo, sa kapatid mo, kung anong mahal mo sa iyong sarili. Napakagandang ayat. Napakagandang hadith. Kaya sabi namin, dapat na maging ehemplo na tayo ng kapayapaan. Kung naayos natin ang problema ng Muslim at Kristiyano sa Sultan Kudarat, siguro mas madali ayusin ang problema ng Muslim at Muslim. Napakadali niyan. Kasi although napakasakit sa ilan sa atin, tandaan natin ang iba't ibang turo ng Quran at ng Hadith. Ang sabi nga sa atin, sino man ang tatalikod sa Quran, magkakaroon ng mas mahirap na buhay. Sino man ang tatalikod sa Quran, siya ay magiging magulo. Sino man ang tatalikod sa Quran, siya ay umalis na sa tamang landas. Napaka-importante na malaman natin na ang dami-dami mga hadith at Quran na nagsasaad ng mga provision tungkol sa pag-aayos ng problema sa pagitan ng dalawang pamilya. Isa sa mga nasabi ko nung ako ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng Rido Settlement dito sa Dato Saudi, kasama ko si Mayor Teng Capina na tumatayong mayor ng bayan ng Palimbang. Sabi ko sa kanila na nag-aaway-aaway, nung dumating ako, sabi ko, Mayor, ano ba yung problema ng dalawang panig? Bakit sila ay nag-aaway-aaway? Tandaan ninyo, nandun kami, hindi pa nagkaroon ng settlement. Usapan pa lang. Itong pamilya pala na ito, dito sa Palimbang area, matagal na nag-aaway-aaway. Lolo-lolo pa lang nila, umaaway na. So sabi ko, Mayor, ano ang problema dito? Ang sabi ni Mayor Teng Capina, ipasa natin sa kanila. Itanong natin sa ating mga provincial governor kung ano ang naging problema. So tinanong yung isang panig, bakit kayo nag-aaway-aaway? Dahil hanggang ngayon, ilang years na sila nag-aaway-aaway, hindi pa rin tinatanggap ng kabilang panig ang kanilang mga agreement o ang kanilang mga demanda. Tinanong ko naman yung kabila, anong rason? Bakit hindi na maayos? Kasi lolo yung pa nag-aaway-aaway, ngayon bata pa kayo. Ano ba ang rason o ang bagay na naghahadlang sa inyo na bakit pag ayos na? Yun din ang kanilang sinasabi. Kasi awayan sa lupa to eh. Hindi sila sumasang-ayon sa aming demanda. Sabi ko, teka, kung ilang beses na tayo nagsusubok na mag-settlement, at hindi kayo nag-aayos at walang agreement, ibig sabihin baka may problema pa kayong dapat ayusin. Number one, baka mali ang ating mga intention, mali ang ating niyan. Napumunta tayo lahat dito, nagsabi tayo ng Bismillahirrahmanirrahim, pero ang pinag-usapan natin, ano ang gusto ko? Ito ang gusto ko. Diba? Samantalang hindi dapat yun ang ating tanong. Nagsimula tayo sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang ating hinahanap ay hindi gusto natin, kundi kung ano ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maayos ang ating pamilya. Napakagandang aral na ito po ay nagpapahiwatig na hindi dapat ang hinahanap natin kung ano ang para sa atin. Ang hinahanap natin ay kung ano ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magkaroon tayo ng mas magandang buhay, mas magandang pamamalakad at mas magandang ugnayan sa dalawang pamilya. Napaka-emotional namin dito, no? Kasi ito ay bagay na dapat na matuldukan. Sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ka Muslim, hindi ka garap na Muslim kung hindi mo mahal sa kapatid mo kung anong mahal mo sa iyong sarili. May iba't ibang hadith pa, sabi ng mga ulama, na sabi ng ating mga scholars, ang dugo ng Muslim ay mas mahalaga, mas banal sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala kumpara sa pundasyon ng Kaaba. Mas mahalaga ang dugo ng Muslim kumpara sa Makkah, sabi ng ating mga ulama. Ayaw, mas, in essence, sabi ko, ano ibig sabihin ito, Ustad? Sabi ng Ustad, Allahu alam, pero isa sa mga interpretation na ito ay mas mabuti pa sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala na masira ang Kaaba kaysa makita ang dalawang Muslim na nagpapatayan. Napaka-strong words yun. Hindi ba? Kaya ang utos sa atin tuwing makikita-kita tayo, Assalamu alaikum. Hindi lang ito greeting, tandaan po natin. Ang Assalam ay isa sa mga pinakabanal na pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibig sabihin ng Assalam, source of peace.
Marami nagtatanong, ilan ba pangalan ng Allah? 99 daw. Para sa kalaman ninyo, 99 ang pinili niya. Pero mas marami pa siyang pangalan na hindi pa nasasabi sa atin. O nasabi sa atin, pero mas pinili niya itong 99. Ay kasama doon ang as-salam. Kung babasahin natin ng Quran, lumalabas pero ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, 110 plus. Pero 99 ang kanyang pinili. Ayon sa hadith kudsi na pinarating sa atin kay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya pa, sino man ang hindi magpakita ng awa sa kapatid niyang Muslim, hindi papakitaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng awa. Sino man ang magpapahirap ng buhay sa kapwa Muslim, papahirapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang hindi magpasalamat, salamat lang ha, sa kapwa niyang tao ay tunay na hindi nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maliliit na bagay, pero napakalaki sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, itong bagay na ito na nagkaroon ng Redo Settlement, perhaps isa to sa mga accomplishment ng police o ng military, accomplishment ng probinsya na mapapakita namin sa papel na may Redo Settlement na naganap. Pero ang mas mahalaga ay hindi yung nakasaad sa papel. Hindi nakasaad sa agreement. Ang mas mahalaga ay simula ngayon at sa mga susunod na panahon ay nagiging mas maayos ang samahan ng ating pamilya. Tumatanda na po tayo. Ayaw natin na sa mga susunod na henerasyon sa ating mga anak, mararanasan nila ang problema na nararanasan natin. Sabi ng aking ama, na si Governor Teng, walang magulang na matino dyan na gustong mapahirap pa ang buhay ng kanilang mga anak. Lahat na magulang na maayos at matitino, ang kanilang iniisip ay kung paano magkaroon ng mas magandang buhay ang ating mga anak. Ito lang susi natin. Paano natin sila magkaroon ng mas magandang buhay? Number one, ayusin ang pag-aaway-aaway ng pamilya. Kasi peace and order, pagkatapos niyan, susunod ang lahat. Number two, magkaroon ng kalidad na edukasyon, ibig sabihin quality education. Number three, magkaroon ng sapat na kita. Na hindi na sila nangangailangan na humingi at humingi at humingi dahil kaya na nilang tumayo. Sa kanilang salitang sila ay may sapat ng trabaho na nakakapagbigay tulong sa kanilang pamilya. Kaya nag-usap-usap kami ni Papa Tamon-Tama ay na-appoint si Governor Teng bilang Secretary ng TESDA. Nais niya magkaroon ng iba't ibang programa, TESDA Center Training Program, nang sa ganun mas mapalakas pa natin ang iba't ibang labor policy. Sabi niya, magkaroon tayo ng iba't ibang program para sa marketing mga kapatid ng Maguindanao na may Arabic plus skills training para madali lang sila ipadala sa abroad para gumawa at magkaroon ng magandang kita ay papabalik pa rin. Diba? Napakaayos ng mga programa ngayon na magkaroon. Kasi sabi nga nila, habang may kahirapan, nandyan ang baril. Sabi ko nga, dito may maliban ng dito, may ayos kaming away ni board member kids. Maalala ko, dito din yung Sanambayong na nagkaroon ng barilan, dalawang pamilya sa Lambayong. Ang pinag-aawayan nila dahil may ibinenta daw itong isang commander na lupa, 375,000 pesos. Ang nabayaran lang nitong kabila, 200,000. Dahil sa 175,000, nagbakbakan na sila. Sabi ko, mas mahalaga ba ang pera o mas mahalaga ang buhay? Sabi ko, calculate ko niya, baka mas mahal pa yung bala na nagastos nila kaysa sa 175,000. Sabi ko, sayang naman. Napakasayang. Pero naniniwala ako, kung alhamdulillah, naayos yun. Ako natutuwa. Nandun ang pulisan, sila pili Colonel Gormanis, nandun din ang Brigi, nandun din si Mayor Andrew Guma. Alhamdulillah, naayos. Pero nakita din nila, bakit ba tayo nag-away sa sanapin, sa pera? Hindi naman dapat pag-away-awayan din eh. Kasi, ang katunayan, sabi nga ng ating mga elders, mga lolo at lola, ang away dahil sa pera ay ang pinakamababang dahilan ng pag-aaral. Pero alhamdulillah na ayos yun. Itong nangyari dito sa inyo, alam ko pong masakit para sa mga kamag-anak dito sa Radyo. Masakit din para sa akin
sa nangyari dito sa Lambayo. Pero ako ay napabilig ninyo na kaya niyong ipakita na pwede niyong i-set aside ang lahat niyan para mapakita lang na tayo ay pwede pang magmahal. Pero ang hadith na pumasok sa aking isip, kasi katulad ng sinabi ko kanina, sino man ang sa atin ay magpapatawad, ay papatawarin din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Napaka-importante din isipin na may isang hadith tungkol sa kapatawaran. Na may isang matandang lalaki, marami na siyang napatay. According sa hadith na ito, 99 na ang kanyang pinatay. Pero siya ay nagkakaroon ng guilt. Nagkakaroon ng consensus. Sabi niya, hindi na ako makatulog. Napapaisip ako sa mga ginawa ko. So, ginawa ng taong ito, lumapit siya sa isang monk. Yung monk na nagbibigay ng wisdom. Sinabi niya, monk, meron akong 99 na katao na pinatay. Mapapatawad pa kaya ako ng Panginoon? Eh sabi ng monk, 99 na napatay mo? Hindi ka na mapapatawad ng Panginoon. Nung nasabi ito ng monk, pinatay din siya ng kausap niya. Sabi niya, 99, patay kita. 100 na nang napatay niya. 100 na. Ngayon, na-guilty na naman siya, na-consensya. Hanggang nakarating siya sa isang scholar. Pag sinabi scholar, nakapag-aral. Sabi niya sa scholar na yun, Sheikh, meron ako napatay na 100 na katao. Mapapatawad pa kaya ako ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi dahil takot yung ustad o yung sheikh na sabi niya, mapatawarin ka ng Allah, huwag mo na akong patayin. Hindi. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya na Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamaawain. At kanyang patawaran ang anuman kasalanan. Namatay siya. Nagdibate ang mga malaika kung saan mapupunta yung tao hanggang mismo Allah subhanahu wa ta'ala nakapag-utos. Nang dahil siya ay nangaharap ng awa, papakitaan ko siya ng awa. Papakitaan ko siya ng mercy. Kaya pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakarami tungkol sa mercy. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Afu, Al-Wadud, mapagmahal at maraming pagkita. Maraming pangalan Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin pag-aaralan. So itong mga lesson na ito ay perhaps alam na ninyo. Ako hindi ako nakapag-aral sa madrasa, pero ako ay nag-aral-aral ako. Pero alam ko na mga reminders na ito ay mahalaga para sa atin. Kasi sa araw na ito ay hindi lang sumasagisan ng Rito Settlement, ito rin ay sumisimbolo ng kapatawaran, pagmamahalan, at pagtanggap sa ating mga kapatid. Na inshallah, pagkatapos na ito, mamaya magkaroon ng offering yung napagkasunduan na salapi na mga nagpapakita ng ating buting intensyon na makipag-ayos. Sana naman ito ay tatanggapin din at maibigay na may pusong nasa tamang niyan. Ang gusto natin ay magkaroon na mas magandang ugnayan, hindi para sa ating personal na interest, kundi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan sinasabi natin, fi sabilillah. So, sana naman na sa Rito Settlement na ito ay magiging mas maayos, unti-unti ang Maguindanao. Kung sabi nga nila, kung ang Maguindanao ay may 1,000 na problema, masaya na kami na sa araw na ito, may isa na nasolusyonan. Yun ang pangalaman. Pagkatapos ng isa, naragdag, at alhamdulillah. Walang mga probinsya na walang problema. Walang probinsya na perfecto. Pero kahit papaano, masiguro natin na tama ang ating direksyon na ito ay tungo sa mas maganda at mas may liwanag na kinabukasan. Itong Rito Settlement na ito ay advance lang. Bakit ko sinabing advance? Ibig sabihin, napaaga natin at ito isa sa mga blessing ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi katulad nung nagkwento ko sa Palimbang, no, yung tungkol ng kasama ko sa birthday Camila, ito sa Saudi Palimbang na yun, na nag-aaway-aaway yung dalawang pamilya. Bakit sila nag-aaway-aaway? Sabi ko, hanapin natin kung ano ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago natin itanong ang ano ang gusto ko, tanin natin ano ang gusto ng Allah.
Eh sabi ko, maganda na magkaroon ng radio settlement ngayon. Alam niyo bakit? Ito, kwento ko na lang kung bakit ko sila pinerosa. Kaya alhamdulillah, pagkatapos ang meeting na yun, naayos naman sila agad eh. O kung ano man, ay napaayos sila sa lalong mas madaling panahon. Ay sabi ko sa kanila, agahan niyo na ang radio settlement na ito. Pag sinabi kasing radio settlement, family feud yan sa English. Awayan sa pamilya. Ayusin na ninyo ang radio settlement na ito kasi mga Muslim naman kayo. Lahat tayo naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita natin sa Quran at sa napakarami pang ayah, katulad ng huling ayah sa Suratul Baqarah, na ama ng Rasul, binaon sila ilahin yung rabihi wal muminun, ang messenger na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naniwala sa Allah at sa kanyang mga revelasyon. Kasama rin tayo doon na tayo naniniwala sa Allah, sa Anghel, sa Day of Judgment na pinatawag namin Yawmul Qiyamah. Naniniwala tayo sa life after death. Napakarami pang iba't ibang paniniwala ng parte ng unseen. Unseen, ibig sabihin hindi nakikita. At ito yung napakaganda, no? Sabi ko doon. Tingnan ninyo ang isa sa mga sinabi sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magaganap sa Yawmul Qiyamah. Lahat naman kasi tayo naniniwala dito may heaven and hell eh. Sino man ang hindi naniniwala ng heaven and hell dito, hindi Muslim eh. Paano kayo hindi Muslim na nag-Allahu Akbar ka man? Nag-ala-ilaha ilulaman tayo. So, ito yun, isa sa mga magandang aral dito. At dito ako magtatapos. Pag tayong lahat ay nandoon na tatayo sa afterlife o sa pangalawang buhay, magkaroon ng Day of Judgment, sabi ng ito ay sa base sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Day of Judgment hindi isang araw lang para sa atin tapos na. Ang Day of Judgment ay 50,000 years, napakatagal. 50,000 years sa bilang natin. Ang dami pang mangyayari, ang dami pang pag-usapan, pero alam naman natin kung matatanggap natin ang libro sa kanang kamay, alhamdulillah, pasado ka. Kung matatagap mo ang libro mo sa kaliwang kamay, yari ka. Kasi pag bukas mo, puros kasalanan mo palang nakasulat dyan. Pero alam nyo, kahit lahat tayo makakatanggap ng libro sa kanang kamay, o kahit lahat tayo mabigat ang timpangan ng kabutihan sa Yawmul Qiyamah, alam mo ano mangyari? Pag lahat tayo makalampas na ng Sirat Bridge, yung Sirat Bridge na yan, pag natapos na ang paghahato sa iyo, dadaan ka ng Sirat Bridge, na ito ay tulay na mas manipis pa sa buhok at mas manipis pa sa putsilyo. Lahat tayo tatawid dyan. Eh pag doon, pasado na tayo, alhamdulillah, nakatawid na tayo. Ano sasabihin ng mga malaika? Sasabihin ng malaika, napakaganda ito naman ang mensahe ng ating na provincial governor. At may utos sa amin mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pwedeng pumasok dito ang dalawang Muslim na hindi nagkakasundo at nag-aaway-aaway. Mag-ayos muna kayo at pag nag-ayos na kayo, pwede na kayo pumasok dito. Ano ibig sabihin nun? Kung hindi magkaroon ng radio settlement dito, mag-radio settlement din tayo doon, sa kabilang buhay. Mag-radio settlement din tayo doon. Pahirapan pa ba natin ang ating sarili? Na hindi magsisettle, na hindi tayo magsisettle, doon pa tayo magsisettle. Sabi ko, i-advance na lang natin. Para pagdating doon, alhamdulillah, VIP tayo, easy access, dire-diretso. Mahirap na may rason kung bakit hindi ka makakapasok. Kung ang rason man lang ay rito, kung pwede man maayos dito, alhamdulillah maayos. At napakaganda ng araw na ito, mga board, yung mga witness kayo dito, na dahil sa araw na ito, dito na mismo sa buhay, sa dunya, sa mundong ito, ay nakita natin ang isa sa napakasakit ay pwede nilang i-overlook para mapakita sa lahat at mapakita sa ating tagapaglikha na tayo ay mga Muslim na tunay na magkapatid. Alhamdulillah, ito lang naman ang aking message sa inyo. Marami pa akong experience na dapat pang ma-experience. Alhamdulillah, hindi pa ako naka-experience ng rido. Sana hindi na. At never ako makaka-experience ng rito. Pagkakaroon lang wala naman, walang rito mga ganun. Kasi yung mentality namin ni Mama at ni Papa ay anti-rito. Mahirap naman na sinasabi namin,
mag-ayos kayo at kami nagre-relo kami. Hindi naman pwede yan. Kaya sinasiguro ni Gov. Mariam na bago man pwede namin sabihin ng salam o kapayapaan, siguro din muna namin na may kapayapaan sa amin. Alhamdulillah, that's the battle cry of my family. Isipin natin pagkatapos ito, anong pang dapat natin gawin. Baka nga, ikwento ko ito, tindagdag ko lang. Alam mo, may putong anak barilan pa dito. Abad ko, tamang-tama, maganda itong program natin ba? Na dito sa Dato Saudi, dyan sa Espedas Box, may radio. Alam mo, anong naisip ko, feeling, napakaganda ba? Sabi ko, sino ba mga commander na yan? Sa akin ang listahan, may commander. Sabi ko, nag-away-away sila. Halimbawa, ito sa Dato Saudi, naayos na namin ito sila dati, bakit sila nagbabarilan nun eh? Oh, sabi ko, wag sila magpagamit sa politika. Wag sila magpagamit ng politika. Pero alam mo na, naisip ko, pili na pakingerda. Nandiyan ang listahan ng mga commander. Matatanda naman sila eh. Matatanda na. Kung hindi nila pigilin, kung hindi sila mamatay sa pala, baka mamatay sila sa edad. Sabi ko, ano ang next? Masiguro natin na hindi mapasa problema sa kanila mga anak. Alam mo na, isa sa mga napag-usapan namin, hanapin natin ang mga anak ng mga commander na ito, kahit isa-isa-isa lang, mga commander, lahat na nag-aaway-aaway ng commander, iipunin mo sila lahat, then, sponsor natin at imandato sa kanila na sabay-sabay sila mag-umra. Ikulong sila sa isang kwarto. Unang punta nila, PD, sa Jerusalem. Kasi ang Jerusalem, Palestine, Israel, napaka-banal na area. At doon din nila makita ang aral na dati may nag-away-away ng mga Muslim pero nag-ayos din doon. Jerusalem, napakagandang lugar. Birthplace ni Jesus Christ. Third holiest site ng Islam. Imagine yung bago makapunta ng paraiso si Nabi Muhammad SAW, kailangan niya pang dumaan sa Jerusalem para may checkpoint pa bago makakit. Diba? So itong mga bata, mga anak pang commander, pasok natin sila sa Jerusalem. 5 araw sila doon. Wala silang ibang pag-uusapan, kundi kung paano nila makura ang lesson na pag-ayos at pagkakasundo katulad nung nangyari sa nunod para doon. Pagkatapos ng Jerusalem, punta sila ng Medina. 5 days na naman sila doon. Anong pag-aaralan nila? Nag-aaway dati ang 2 tribo sa Medina. Sino ang nag-reno settlement doon? Si Nabi Muhammad SAW. Pero alam din nila kung paano na-unite ng propeta ang mga tao at paano na-unite ang mga Ansar at pati yung mga migrants. Then pagkatapos siya, bibisit ko sila sa Holy Place, sa Mecca. Doon sa Mecca, mag-umbra na sila. At pagtapos ng kanilang umbra, kasama doon ang commitment nila sa harapan ng Kaaba na hindi na sila mag-aaway. Pakiramdam ko magandang programa. Inshallah, it can help. Kasi yun ang lesson na gusto kong mapalagay sa kanila. Paano sila magpapatayan na magkasama sila sa kanila? Paano sila magpatayan na nagkaroon sila ng agreement? Hindi kahit saan. Nagkaroon sila ng agreement sa baka. Ano sa tingin mo, Ustad? Support? Naisip ko lang ito, ha? Maganda. Oo, naisip ko lang ito. Baka mag-activate ba? Long term, pang matagalan, matagal din ang resulta. Pero inshallah, kung ito ay makakatulong sa sakit na maging banaw, gawin natin na para. Actually, ito ay sakit na pwede kasi wala namang sakit na walang gamot eh. Sabi nga ng nanay ko, nung umupo siya governor 2019, sabi niya, parang hindi naman ito sakit. Cancer naman ito. Pero sabi ko, hindi, okay lang yung mama, kaya. Kasi kahit cancer, okay lang. Balawal mo na. Sabi mo, stage 4 naman na cancer ito. And hanggang sabi ni mama, pagkatapos doon, nasabi ay, stage 4, pero kung tayo nagsasama-sama, tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang sakit na walang gumawa. Tama yun. Napakaganda. Sana samahan niyo kami dito na sa pag-ayos ng iba't ibang problema sa Mindanao. Ulitin ko lang po na ako ay ng taos puso nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng inyong suporta, sa inyong pag-aayos dito,
Alam ko po mahirap, pero nang dahil sa ginawa ninyo, hinihingihan namin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon kayo lahat ng magandang buhay at ang inyong mga anak at sa kabilang buhay, magandang buhay din. At kami naman dito, ni Mami ko at ng aking mga batkom, si Pili, nandito kami na saksi na pwede niyong sabihin na nag-witness pa si Gopak sa amin na pagkapakayo. Seryoso kami. Sinabi pa namin sa harapan ng mga batkom na pasok ka ng mga area namin pag magkakagulo pa. At sinabi niyo rin sa PD ko na mong magkakagulo pa, kasuhan din kayo. Sabi ko, seryoso, seryoso kayo. Kaya alhamdulillah, dahil sa lahat ng mga nasabi ninyo, pati away kampante, na hindi lang ito masolusyonan, solved na ang problema. So kami po dito sa provincial government, magbibigay kami ng konting support din. Inshallah, ito ay simbolo ulit na hindi lang blood money o naman kundi simbolo ng ating puting intention na magkaroon ng mas magandang samahan ang pagitan ng dalawang Muslim na pamilya. So yan lang naman, dito lang ako nagtatapos. Ibabalik ko na ito sa MC. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At salamat alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan po, so maraming maraming salamat po Honorable Governor Dato Pax Arias Magulanato para sa inyong mensahe ng pagsuporta, pagmamahal at pagkakaisa para sa bayan. At this point in time,